eso. Waiting for the power, good body, good combo, Toto Landero. Was a very active. Oh! Another left break. Ayun yung pinakasa niya, eh. And this time, feeling it a little bit. Oh my goodness! Left hook and left break. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. And we are back just like that kasi kung main event na, sinabi ko wag na patagalin. Kasi itong kaibigan ko si Pita Bulinar, eh gusto na rin makita si Christian Araneta against Toto Landero. Kung main event, Pete, kasama mo si Christian. Malakas ba talaga ito? And do you think may knockout na mangyayari? Merong knockout na mangyayari, Boss Pao. At saka, kilala ko talaga yung lakas ni Christian Araneta. Nandyan talaga yung lakas niya. At tamang-tama yung moniker niya na The Bomb Araneta. Kasi para siyang bomba. Hindi mo inaasahan bumubuto bigla. Sumasabog bigla. Bumubuto bigla. Ano ba, Bisaya ba yun o Tagalog? Bisaya. Bisaya ka na rin? Hindi. Tagalog ako. Bisaya, bisdak ba? Anyway, ito, Bisaya na tiri. Di ba Bisaya yung tiri? Bisaya na rin ako eh. Bisdak na eh. Ambot sa imo. Pag-usapan na natin yung laban. Christian Araneta, The Bomb, first round knockout in the last two fights. Pero si Toto Landero, gusto ko lang sabihin sa'yo ha, kanina kasi may naririnig-rinig ako, may nagpaparinig sa akin dito sa kaliwa, knockout daw? Knockout? Sabi ko, Toto Landero is not a pushover. Sabi ko, yung huling laban niya, hindi man siya pinalad, pero tinapos niya lahat yung laban na yon. At walang activity fight yan. So I think this is gonna be a good fight. I wanna ask, what's your prediction? Wag na lang, abangan na lang natin. So, magandang laban to. Let's do it. Eh, yung announcer natin, ready na yata. Let's go, Sir John Magat. Hello and good evening once again, Park Mall in the city of Mandawi. This is the co-main event of the evening. Let's meet our fighter in the blue corner. Coming in, this is Team Landero! And now, his opponent in the red corner, please welcome Team Araneta! Ladies and gentlemen, our co-main event of the evening is 10 rounds of boxing. Let's meet the fighter in the blue corner, wearing multicolored trunks, weighing in 110.9 pounds. His record, 11 wins, 2 by way of knockouts, 7 defeats and 2 draws. From Bacolod City, this is Robert Toto Landero! Toto Landero! His opponent in the red corner wearing hot pink trunks with yellow trims. He weighed in at 109.5 pounds. His record, impressive at 21 wins. 17 by way of knockouts, 2 defeats, and 1 draw. From Omega Boxing Stable, ladies and gentlemen, this is Christian The Bomb
judges for the bout, Nick Banal, Noel Flores, and Rafael Usumo. Your referee, Tony Pessons. Yo, yo, yo. We're almost there, my friend. But this is the co-main event of the night. Dabam versus Mascovado. Yan, taga Bacolod, pero nakatira sa Muntinlupa. Shout out po sa lahat na nanonood. Demia, Tomato Cam, Buddy Love, Glory Days, Rastaki, hindi ko na naitindan, Kenko, Comendador, Damian, everyone! This is the Bomb in Mascovado. And 10 rounds po ito, light flyweight contest, the battle of world title challenger. Wag po tayong kukurap. Wag kukurap, sabi ni Pete. Pete, ikaw ay... Don't blink every second. Ano, di ba? May, parang may sasabog sa... Round one! Bomba yung sumasabog. Yaw, tingnan natin. Alright, FYI lang ha, bago nyo ano yan ha, yung huling mga laban ni ano Christian Araneta, round one lang. Dalawa yan ha. FYI lang. But Toto Landero finish all of his fight. Baga, veterano din sa ano sa taas ng round, yung sa haba ng round si Toto Landero. No? Yeah, Richard Claveras, Arnold Garte, yung kay Nochinga lang, yung kay Roland Chapentier, round number one din. Abangan natin. He's wearing pink, obviously. Toto Landero wearing the Filipino flag. Who you got, guys? Araneta Landero. Again. Yeah, that left hand, di ba? Left hand yung malakas, di ba? Both hands down, sabi ni Diego. But itong ano nga, itong ating kaibigan na din si Pete, alam niya rin ang malakas. Ayun na si Toto ngayon, no? Siya yung umatake, good overhand right. Yeah. Alam mo, one thing that I would like to see, though, is a reversal in role. Kasi we expect Christian Araneta to be the attacker here. But paano kung siya ang atakihin dito? But of course, you need to make sure that he got his defense because that counter. Pasok. Oh! Napangisi si Toto. Yan sabay si Diego ah. 50 seconds left. Walang kukurap sa first round. That left straight. Left straight again. At alam mo, bang, bang. Ako. Sabi ni Toto, wala yan. Matibay ito, 20. You know, if he surpassed the first round, he has already surpassed the yung mga nakalaban ni Christian Araneta in the Philippines, in his last three fights in the Philippines. And it looks like he's gonna go to the second round. Oh! Nagkatama pa, may papaon. Papaon, Boss Pao. Baba. Hindi ako nakain na sa round na yun, Boss Pao. Take a look at the replay action. The body shot started it. Sabi ni Toto, wala yan. And then, come again. Sabi ni Christian Araneta. And Christian Araneta attacking. Cornering Toto. Sabi ni Toto, wala yan. The overhand right. Some good. Oh, you know. Pareho na nga tama. Araneta wearing a skirt though. That's a pink skirt.
No. It's just his style, my man. Sino nga yun yung nagsasayaw? Si, ano? Macho? Sino nga yun yung Prince? Hasid? Ay, diba? Ganyan, may ganun siya, oh. Thurman din, ha? Si Thurman, no? Toto, left hook. Toto trying to be a more aggressive here. Trying to reverse the role. Toto Landero. A lot of people asking me, ano, kaya ba? Sabi ko, Toto is tough. Pero Christian also has the bomb. So, one punch can change it. Walang kukarap, walang aalis. Share, share, like, comment. Para mas marami pong makanood ng ating broadcast sa Luzon, sa Visayas. One thing, tanong ko lang ha, kung main event na to, main event na next ha. Yung mga nanonood po, pwede po ba i-comment nyo kung anong city kayo? Kung taga Cebu kayo, taga Davao, Manila, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Bacolod. Saan ba? Napahiling na naman si Toto, pare. Pow! Medyo mababa. No. Marami pala taga Bacolod na nanonood, oh. Kasi taga Bacolod dito si Toto. Kaya mas kubado to. Taga Borbon. Sino nga si Christian? Taga Borbon, no? Oh, may mga taga Borbon bang nanonood? Oh, labas dyan, taga Borbon. Davao. Meron ba taga ibang bansa? Medyo ano to, timing na yung labanan nila, no? Waiting for the power, good body, good combo, Toto Landero. Uy! Sinalubong ng left street. Tibay din, Iligan, Laguna. Toto is the one attacking here. Bacolod, salamat Pasig. Thank you guys for all of your support. You know, the reason why I keep talking, because there's a background and I don't want that to be detected. But Christian Araneta backing, backpedaling here on his attack. Body, ooh, good left hook. That's a good one. Just gotta give it, wow. Toto is unloading here. Good left straight. Good uppercut. Body shot. Toto very active. Oh, the left. Wala. Another left straight. Ay yung kinakasan niya, oh. And Christian feeling it a little bit. Oh my goodness! Left hook and left straight. And a round two. The exchange rate is good. Palitan tayo. Tingnan natin to. Christian attacking, sabi ni Malayan. And then, Toto goes with the left hook. The right straight. Boom! Left hooks. That was a good round for Toto Landero. Tama yung ginagawa niya na dinidikitan niya si Christian. Para walang buwelo. You know, yung left na yun, pag bumbelo yun, pag kumasa yun, parang bomba talaga. Bomba talaga. Toto Landero may have accepted some hard punches. And he was able to absorb it so far. Round three! Round number three. So Christian Araneta naman, he's a very patient fighter. Hintay lang siya na magkamali si Toto Landero. Mag-overcommit. Yeah, that's the mistake that Toto Landero should not have. That's why when he attacks, he has to make sure that his hand is back on the head because that left straight is really ababoy, out of balance. Another body shot. Narinig natin yun. Oh yeah. Narinig talaga natin. And bam. Chris
siyang inching closer. Alam mo na, yung left straight niya, alam mo darating eh. So pwedeng abangan niya ni Toto with a counter. Pwede niyang abangan kaso that left hand just goes very, very fast. And it's long, no? Naaabot sa malayo. Maabot sa... Magaling talaga si Christian tumansya ng distansya. The body shot, Toto. There you go. Ang body. A little bit low, sabi. Taas ng konti. Again, this is the third round. Uy, nag-react na naman yung mga tao. They know na may tumama. Good straight again. He cannot miss with that straight hand. Left straight. Ayun o, inaapangan din ang counter eh. Medyo maikli lang yung kamay ni Toto, kaya hindi maabot. Good, the left straight. Inaapangan, steady. Left hand, yes. You know eh. Umakas eh. Mabaliktad ngayon. Toto. Muro si Christian. Actually, Christian is very dangerous when he's backing up. Uh-huh. Just like that. Counter kinukuha eh. Overhand right, nice work though by Toto. Short lang eh. Toto needs to come a little bit closer in his pero in danger. Wow. Out of the third round. I think this is somehow a chess match in a way. Toto, alam mo na na darating yung left hand. So Toto needs to counter that. It's a battle of two counter punchers. Please guys, paki-like ng Omega Boxing Gym on Facebook. Follow us on Instagram, Omega Sports Promotions. Meron din sa TikTok and then the Omega Sports Promotions YouTube page. Guys. Sir Pao Sherry, pwede request kami na lang sunod na kalaban. Mick pa. Sa gumanti. Hindi po ako yung matchmaker. Okay, fourth round na po. This is scheduled for 10 rounds. Scheduled for 10 rounds. And shout out to Gatagal Lucena. Hey, Villa, get lost with John. Shout out sa'yo. Hope to be back in Bohol soon. Oy, shucks. You got him with a body shot. Lakas ng balik niya. Christian is so sharp. And he's moving on... When he's moving on the inside angle, kasi, demo, pag southpaw and orthodox, sinasabi nila na be on the outside, di ba? Sato ka move to the right, but he's moving to his left because he's setting up that the left hook. Toto Landero, every time he tries to gamble with the combination, he gets some success, but yung balik kasi sa kanya medyo mabigat eh. That's the thing, no? So you gotta make sure when you gamble, and I think you have to gamble because hindi pwedeng ganyan ng ganyan na umuro ka. Pero you need to make sure that you balik agad sa depensa. Sa pagkakamali lang. Yan, isa dakin. And he's... Toto Landero is fighting Christian Araneta's fight right now. He needs to... ito dapat niyang gawin. Yan, stay yan. On the inside. Correct, no? Walang belo, corner rin niya. I mean, he's following. Yan, nice work. And exchange. Alam mo, malalakas yung ano kasi ramdam mo eh. Naririnig mo yung ano eh. Pag-land. Yes.
pinsan ni ano ni Christian Araneta. He's making Toto Landero miss, but he just fails to capitalize. I guess he's still looking for that ano rhythm. Less than a minute left in this fourth round, scheduled for 10 rounds again. Battle of the World Tiger Challenger. Another low blow without no warning done. Actually, ito yung dapat gawin ni ano ni Toto Landero. He needs to make it into a rough and ugly fight. Yeah, dapat hindi niya i-box na dikit-dikita niya. Luis, kakala ko ano? Balik si Toto. Mahirap pag nagkakumpiyansa dito. Ayan na yung kaliwang kamay. Parang nakatingin na si Toto dyan. 10 seconds. Short. He needs to go in, but it's because that ang tikli eh. End of the fourth round. How do you do that? He needs to get in, but it's dangerous to get in kasi yung kamay niya hindi umaabot eh. Toto. Change angles, he needs to change his rhythm kasi it's the same thing over and over, he just keeps doing the same thing and totoo yung tama yung ginagawa niya, he's throwing low blows. Anything na mawala sa ano, mawala sa rhythm si Christian Araneta kasi Christian Araneta got his timing na talaga, that straight right left hand cannot miss na, he keeps landing. And that's the thing. So I would like to negate that left straight hand by trying to get in the inside. Make this para sa akin phone booth, no? Malakas naman sumuntok si Christian, but mas malakas siya pag may buwelo eh. So wag mo na lang pabueluin and you give yourself a chance kasi yung counter niya round number 5. Hindi umaabot. But I want to see Christian Araneta lead this time. I want to see him become the aggressor. Again, Christian Araneta in pink, Landero in the Philippine flag trunks. Round number 5, halfway. Thank you guys, just comment where you're from. Body shot, Toto Landero, post of boxing, that's exactly what I'm talking about. And short left hand, and they exchange inside. Boom, right hand. And he is cornering Christian now. Hindi na pinapakawalan. He's landing. Christian is landing. And he's smothering Christian's punches. Yes. Hindi na hinahayaan na makabitaw on the inside. Yes. He's taking the punch well, though, if you ask me, coming from a power puncher like Christian. And body shot. Overhand right. Round number 5. This guy is a tough dude. Good counter left. Buti na yung one-on-one. Combination by Christian. And wow. Grabe. Grabe talaga. Toto. Kapasok. Yan na. Yan na. Guys, na he's comfortable fighting the long range, mid range, at then inside. We're not talking kasi, so we're talking about the body shot. Ganda. Christian, that hindi umalis sa corner. Looks like he may be planning something, pero Toto has a different plan. Bang, body! Body! That's
that's what I think, no? Si Toto needs to go to the left side of Christian Araneta. Needs to go to the left side. And a brown number straight. 5. CBO, shout out. Kita tayo dyan. Toto, brawling. Christian, short punches. Look at that. Damihan niya yung suntok niya. Kailangan niya lang. At sa akin, pare. At head movement. Kasi nga, yung power level. Round number 6. So para sa akin, dito siya tumago sa kanang balikat niya, no, ni Christian. Oo. Huwag siyang dadaan dun sa... Huwag siya lalapit na sa left. Oo. So tago siya dun at dun siya lagi umikot. Oo, para ganun. Hindi maka-straight si Christian. Ano? And then, right hook niya, ano niya. Right hook at left straight. Let's see if he does that. The left straight again. And hard one. Christian on the offensive here in round number 6. Going to the body now. Alam mo yung may snap eh. Another one. Hindi makapigil si Pete. Tagal ka na sa trabaho, Pete. Bawal niya. Masabihan tayong bias niyan. Oh my God! The exchange hook and hook the overhand right. Toto willing to exchange though. Trying to unload that overhand right dito si Toto kanina pa rin. Talaga tinatiming yung overhand na yan. Yan na. You know, something's gonna happen. Imiwas to si Christian. They're back at the corner. Body shot against the right, left hook. Bilis. The counter. What did I tell you guys? He is a long-lasting fighter. Yun lang, kailangan niya umiscore dito. Veterano na rin to sa laban si Toto Landero eh. Yeah. And right now, paikot-ikot si Christian. Yung sakit ulo. Kautugan daw sila. Kakapakan ang posisyon. Alam mo yun, nagkaka-positional body shot. That's what I like. Round number 6, 13 seconds na lang. Sultan Kudarat, Toto going to the body, going to the head. Christian, counter straight. Wow. End of the 6th round. Thank you.
natin. Round number 7. Baba, round number 7 na tayo, ha? Sarap to lang. Number 7, si Christian Araneta po at saka si Toto Landero ang nagbabakbakan dito sa Park 1. Yan, wow, nice work with Malakasyon. Pinalikan kagin siya ng left straight. Timing. More punches. Wow. Someone scored this 56-55. That is a close fight. How did you score, guys? Para sa inyo, ano score nyo? Uh-huh. Nanninglis. Natamaan dun. Nagbakal ng konti. Grabe, grabe yun ha. Natanggap yun ni Toto. And Toto, nung nakatanggap siya, sige, pasok ka. Siya naman. Uy. Short punch. Masakit yata siya. May masakit ba? Toto Landero, pero may iniinda siya doon. The left foot. Good matchup, eh? Good matchup. Told you. Misleading yung record niya ni Toto. He's a tough dude. Look at that left straight, though. Uy! The please lang yun. Napasayaw. Grabe. If you're enjoying, guys, share, like, comment. Hype na hype kami dito sa Park Mall Combati 13. Itong kasama ko, kinakabahan to eh. Parang kinakabahan, di napagsalita eh. Ngiti lang ng ngiti sa akin, Christian Araneta, backpedaling here. 16 seconds. Oh! Don't you blink. Time. And a round 7. Hindi po na tayo main event. Huwag na po kayong aalis. Ang request ko lang, no? Although, you know, on Powcast Sports, you can be a member by clicking the join button. Pwede kayong magpakulay lang sa comment section if you're enjoying the live stream. This is free. We're giving it to you courtesy of Omega Sports and Super Chat. But share lang, pwede na sa akin. Okay? Eto na. Round number 8. Ocho na. Round number 8. Toto attacking. Good counter right straight. So, a lot of you guys scored Araneta ahead of this one. So ibig sabihin ito, at round number 8, kailangan na talagang medyo sumugal. Ito si Toto Landero. Do you guys agree with me? Kailangan sumugal? Agree. Kailangan na niyang mas aggressive siya dapat sa mga last round na to. Pakita niya na, kapaga, hindi niya nirespeto si Christian. Ganun. Kasi, simula nung
opening round pa lang, no? Parang respeto-respeto niya yung lakas ni Christian. He has a few glimpses na parang umatake siya. Oh. Eh, ganun talaga. Pero maganda pa rin talaga na maging maingat sa laban. Ganun naman ng mga boksingero eh. Easier said than nilang mag-ingat. Ayun, alam mo nga, sabi ko nga, easier said than done. Now you're saying this na maging aggressive ka. Pero ikaw na doon, ikaw yung nakakaramdam ng suntok. Iba rin eh. Oo, gusto. Mapapaisip ka eh. But Toto, nakikinig siya sa atin. Yun o, counter na naman siya ng left. Ayan na. He's gambling right now. High stake gambling. Good left straight. Oh my God! Lakas ng inabsorb na yun. But Toto moving forward. My goodness! Parang naririnig tayo ni Toto Landero doon. Tumatanggap na siya. Tinatayuan na lang niya si Christian Araneta. Oh, kailan tumanggap. Basta nagbibigay din. Oh my. Kapalitan na sila, Boss Pao. Left straight. Left straight again. Toto absorbing a lot of punishment though. Kaya pasukin. Ayan ang gusto nila. 42 seconds. Para kaya tanggapin ito. Body shot. Gagab. Ang lulutong. Parang bagong-bago. Lulutong, no? Granite chin Landero. Yes. Iron chin yan. Tibay yan. Christian Araneta do. Tingnan natin kung may papasabugin pa siya dito. Body. Toto ang nagpasabog sa katawan. Boom! Overhand right. Parang pinatukan nyo. Parang suntok ni Pat Apolinar yun ah. And Toto pushing. Toto. And that's it. End of round eight. Next na po si Jay Semper Absente. Next na po. At saka si Mark Buzeles. Round number 9. Tough Landero. Showing the Cebuano fighter na hindi ako basta-basta. And Christian looks to have been relegated to counter-puncher here. Ladies and gentlemen, this is round number 9. Lucky 9, 10. Toto Landero is gonna risk. Papasok, ingat. Uy! Snappy pa rin talaga yung mga suntok eh. Very snappy. Yes. Exactly, my man. That should give Toto Landero more confidence, but Christian, maabang talaga ito ng ano. Kita ko yun. Ang left straight, yung maabang yun. Snappy right. Jack. Nakatingin sa katawan. Kita mo yung mata ni Landero. Nakatingin sa katawan. Eh. Oh, alam na mo na eh. Pero minsan, tinitingnan sa katawan, pero biglang sa taas ititira. Mahirap.
left straight. Uy, upper left. Napahilig na naman. Nakatulog yung cameraman. Nahuli. Yan na. Ay, cameraman. Yan. And a round number nine. And some of the guys. Stand up ka lang. And some of the ladies guys. Ladies and gentlemen, survival this is the last round. Last and final. Round number 10 lang po ito, ha. Tingnan natin kung makakita pa tayong baksakan. And I'm sure you all want baksakan. Ayan na si Toto going to the body. And he keeps going to the body. Survival mode daw, sabi ng isa. Opa, 85-84 pa yung score ng isa dyan. My goodness. Now moving left, moving right. Oh, counter left! And not tumapak si Ki. He acknowledged the... Grabe yun. Grabe, grabe. I mean, alam mo sa boxing, natututunan mo, napapalakas mo yung katawan mo, pero yung tibay ng chin mo talaga, minsan you're born with it. You're born with it, and Toto Landero got that one. Kucha. Hindi sumasabog yung bomba so far, ha? Toto, siya ang gusto pumabog dito, papasok sa loob. This is the final round and a chance. Man, oh man. Body shot. Grabe. And my partners right here, quiet as they look closely about the final strategic moves of the boxers. Tibay talaga, Joey Canoy. Grabe. You gotta put your hands up. Christian, backpedaling. Left straight. Ayan na, corner na naman. Dito mismo sa harapan natin. And clinch. Bang! Less than a minute. Toto giving it all. And Toto just smiling every time he gets punched. He's just smirking, he's smiling. But he needs to move forward with full intention now. It's his last moment. Oy! Tanda timing yan eh. And again. 10 seconds. Final mo, 10 seconds. And
the bow. That's it. Yeah, the term activity fight is not good. This is a very good. Grabe, tibay ni Toto. But man, oh man. Oh. Grabe lakas. Yeah, I'm good. Commercial, diba? What did I tell you, man? What did I tell you? Tough talaga yan. Ladies and gentlemen, let's go to the scorecard. Judges Nick Banal and Nick Flores scores about identically at 98-92. Judge Rafael Uzumo scores about 99-91. Your winner by a unanimous decision, Christian the Bomb Araneta! Mr. Landore over here. Atong ipakita sa mga tao ng hindong na taas kay kaghangin, no? O niya? Tagalog? Okay, I'm sorry. What's ang nanghangin sa Tagalog? Okay. Your stamina is very good. Ano ba yung training mo? Kami ni Coach, na training kami ng mabuti, pinagandaan namin to, ang laban na to, kasi alam namin magaling yung kalaban namin, world rated. Kaya pinagandaan talaga namin ng mabuti. Ang lakas ng suntok ni Araneta, nasaktan ka ba? Dahil sa isayado, kaya lang. Kaya lang? Oh, okay. Ilang taon ka na ba? 26 po. 20? Okay, congratulations. You are a very good boxer. Maybe we will welcome you in Cebu once again, okay? Ano yung masabi mo dito sa Cebu? Maganda yung Cebu. Yan ang sabi ko. Thank you sa Omega Promotion. Thank you. Salamat. Daghang salamat po. Araneta, come over here. Alright. For those of you who have been following boxing in Cebu, we have noticed this kid who has the uncanny ability of figuring his opponent out and knocking them out before the fourth round. This kid is known as the Bomb because his punches are painful and powerful. That comes at the right moment at unexpected places sometimes. Okay, Araneta, karong gabi una na usab imong style, no? Usually imong kontra dili mo last og 5 rounds. Unsay tanaw nimo sa imong duha ron? Maayong gabi sa nan Audrey, especially na ni Sir Paul Octilio, Sir Jumpe, Sir Ralph, Sir Jerome, Sir Ramon, Sir Paul Jake, og sa tanan ako mga kauban, bakit humiyo, bakit siya salamat, tabang mo kong sparring, og sa naadri tanan, og sa taga Bourbon, og naarin taga Bourbon, salamat ninyo, og mga sa uyab, Lord Daryl, Agaw, Vincent, Yam Yam, Papa, og Alcohol Menje, pa, salamat. Okay, Dongdong, let's concentrate on the fight. Ang imong duwa karong gabi una, usually ang imong mga kontra knockout dayon before the fifth round. Ligon ba si Landero o naglisod ka? Di lang ko makaingon nga ligon. Kuan lang jud kanang gidala niya iyang pagkabatirano ba. Nya gibantayan sad niya akong apir. So mayo si Landero, mayo. Na-notice sad namo nga ang imong footwork dako kay improvement, no? Ang imong depensa, maayo na kay kamulihay.
What can you say about your training with Jingo is your coach, no? Unsay giinsayo ninyo pagayo? Ang akong style sa una fighter, so si Coach Jingo yung nagunit nako, stylish na kay dili biya mapirmi ang boxing nato kasi itong utok makwan. Okay, last question over here. Katong kontra ni mo nga napilde ka, and a lot of people are saying that you won that fight. As a matter of fact, you want a rematch with that guy. Possibly ba nga mag-rematch mo? Kinsa to nga ato niya? Uchinga. Si Uchinga, okay, mag-rematch mo, possibly ba? Possibly, kay number 4 ko sa IBF o number 4. So pagbigyan, rematch kami. Okay lang sa lahat doon. O mag-improve ko, makuha na ko siya. Natumba na ko siya, pero dili pa para ko agad kay abot mag-ground good. Adili pa yung pero mo, pero natumba ni mo. Pero sa imong division karon, kinsa magyong imong kuhan, ambisyon nga makuha? Ako ambisyon ko traon ang mga champion. Uchinga, Lasi Kinshiro, ang mga champion. Okay, good luck to you. How old are you now? 27. 27. All right, a big round of applause to our champion, ladies and gentlemen. The Bomb Araneta on display tonight. All right, coming up next, our main event of the evening, Combate 13 continues. Now let's go back to our very own Pow Salud. What's up, guys? Grabe. I didn't, you know, a lot of people dito sa area natin, sabi nila, knockout. But I know, because kilala ko to si Toto Landero, he's as tough as nail. Ang tibay niya. Nagulat ka ba? Ganon katibay? Nagulat ako, Boss Pao, kasi sobrang lakas ng mga tinanggap niya at talagang matibay si Toto Landero at napaghandaan yes. Niya rin talaga si Christian Araneta. Very good, Toto Landero, but Christian Araneta did better tonight. He deserves the win. And let me just translate this. I don't know if people from South Africa are watching si Vanat Nochinga. So Nochinga, Christian Araneta wants another crack of your belt. And Kenshiro from Japan, domorigato, he wants to fight you guys. Anyway, guys, that's our co-main event. At alam mo, ito na inaabangan natin. The main event, Mark Viseles and Jay Sever Absete. Ready ka na ba? Ready na, Boss Pao. Ready ka na. Pero kailangan ready rin sila, kaya commercial muna tayo na isa.